hindi mo makakamit ang iyong mga pangarap kung ikaw mismo ay wala kang tiwala sa sarili mo. Kumusta mga kaibigan? Isang kwento muli ang aking ibabahagi na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ito ay kwento ng isang binata na nawalan ng bilib sa kanyang sarili dahil sa hindi siya pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. At isang pangyayari ang magpapabago nang makilala niya si Amanda. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Iritableng umalis si Miguel sa opisina ng hapon na yun dahil hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa. Isa pa, ang promotion na ninanais ay hindi rin nabigay sa kanya. Kaya grabe na lamang kung ikumpara niya ang sarili niya sa ibang mga kasabayan. Maaga siyang umalis ng opisina at nagtungo muna sa isang parke upang doon ay magpahangin at makapag-isip-isip sandali. Umupo siya sa isang mahabang bangkuan malapit sa damuhan. Bad trip na buhay naman to. Nang magpasabog ng kamalasan, ako na ata ang nakasalo ng lahat ng kamalasan. Una, iniwan ako ng aking nobya dahil sa naging mahirap ako. Tapos ngayon, kailangan ko pang magtiis sa trabaho. Mahinang bulong niya sa sarili. Habang tulala ang binata sa pag-iisip, ay hindi niya napansin ang paglapit ng isang dalaga. Gusto po ba niyo ng sampagita? Mabango po ito at saka sigurado po ako magugustuhan niyo. Nakangiting sabi ng dalaga. Pagtingin ng binata sa babae, ay natulala siya sa aking ganda nito. Napakaganda ng mga mata nito. Ang matangos na ilong, ang pilik mata na mahahaba, na bagay sa magagandang mata nito, at sa napakasimpleng kasuutan nito. Nagtaka ang binata dahil ang magandang babae sa harapan niya ay pagtitinda lang ng sampagita ang trabaho. Dahil kung pagmamasdan ito ay bagay sa mga commercial at pwedeng maging model. Sir, ang pagtawag pa ng dalaga sa kanya na nagpabalik ng kanyang diwa. Kaya para hindi siya mapahiya, ay sinulyapan lang niya ang dalaga at di pinansin ang sampagita na hawak nito. Sir, bili na po kayo nito. Sigurado ako na mawawala ang inis niyo kapag binili niyo to. Kanina ko pa kayo naririnig kasi na nagdadabog dyan eh. Napatitig naman ang binata sa dala ng babae na sampagita. Nang mapansin na lanta at tuyo na ang binibigay na bulaklak ng babae. Kaya binigyan na lamang niya ito ng isang napipilitang ngiti at saka siya umiling upang umalis na ito. Salamat na lang miss, pagtataboy niya sa babae. Ayaw niyang magpaabala kaya hinayaan na lamang din niya ang dalaga ngunit makulit ito at umupo pa sa kanyang tabi. Sir, bakit hindi niyo subukang amuyin itong mga bulaklak na dala ko? Sigurado ako na magugustuhan niyo ito kasi mabango ito at talagang nakalaan para sa inyo. Muling saad ng babae. Miss, okay siguro kung sa iba mo na lamang ibigay ang mga sampagita na yan. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga bulaklak. Madami namang tao dito ngayon kaya marami kang pwedeng pagbigyan yan. Maraming pwedeng ibang tumanggap yan. Naiinis na sabi ng binata. Pero sir, sa'yo ko mismo gustong ibigay ito. Para sa'yo po talaga ang bulaklak na ito. Subukan niyo lang pong amuyin. Magugustuhan niyo din po ito, pangako. Pangungulit pa nito. Gustong gusto na ni Miguel na mapag-isa. Kaya napagdesisyonan niyang kunin na lamang ang bulaklak sa dalaga para umalis na ito. Kapag kinuha ko ito, huwag mo na akong kukulitin ulit ha. Tapos iwanan mo na ako dito, okay ba yun? Naiinis na sabi ng binata. Ngumiti lamang ng malaki ang dalaga nang marinig ito. Itinaas nito ang kamay at saka inabot ang tuyong bulaklak. Ngunit imbis na sa kamay ni Miguel iabot, ay sa kabilang direksyon nito inabot
ang bulaklak. Bigla naman nagtaka ang binata. Hindi maintindihan kung bakit ganoon. Nang mapatingin siya sa mata nito at titigan ito, ay sa ibang direksyon ito nakatingin. Hanggang sa mapagtanto niya na walang paningin ang babae. Hindi ka ba nakakakita? Hindi mo ba ako nakikita? Malumanay na tanong ng lalaki. Ngumiti lamang ang babae at sumagot. Hindi po sir, matagal na po akong bulag. Pamula nung maaksidente ako. Sabi sa akin ng doktor, pwede pa daw akong makakita. Pero hindi naman po sapat ang kinikita ko sa pagtitinda lamang ng sampagita para makapagpa-opera. Malungkot na sabi ng babae. Labis naman na awa ang naramdaman ni Miguel nang malaman ang kondisyon ng babae. Ngunit naawa rin siya sa sarili dahil sa mga realisasyon niya sa mga bagay na nangyayari kailan lang. Napaluha ang lalaki at sobrang nahabag sa dalaga. Ang kanyang galit kanina ay napalitan ng mga patak ng luha. Bulag ang babaeng nasa harap niya. Pero kahit na ganoon, ay nakakagawa ito ng bagay upang makapagpasaya ng isang taong may malungkot na pinagdadaanan. Samantalang siya ay may paningin naman, kompleto at lahat sa katawan ay normal. Ngunit bulag siya sa mga magagandang bagay na mayroon siya. Matagal na pala niyang hindi napapansin ang mga biyaya na mayroon siya. Gaya ng maayos na trabaho, mga mapagmahal na pamilya at ilang kaibigan na nasasandalan sa panahon ng pangangailangan. Naging bulag siya dahil nakatuon lamang ang atensyon niya sa mga bagay na wala siya, na siyang nagiging sanhi ng pagkainggit at pagkalungkot niya. Sa pagkakataong ito, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang mga mata ni Miguel. Sa tulong ng dalaga na nagbigay ng bulaklak, ay nagkaroon ng kaliwanagan ang nalilito niyang isipan. Tiningnan niya ang bulaklak na hawak ng bulag na babae. Hinawakan niya at saka ito kinuha mula sa mga kamay nito. Maaaring tuyot at lanta na ito, pero para sa kanya ay wala nang papantay pa sa ganda nito sa kaniyang paningin. Naisip niya na ang mga bulaklak ay galing sa isang babae na hindi nakakakita, pero bukas ang puso para makakita sa pangangailangan at pinagdadaanan ng iba. Paghawak niya sa sampagita ay inamoy niya ito. Alam mo ba, napakaganda at napakabangungan ng sampagitang ito. Parang ikaw, napakaganda mo. Mayroon kang magandang puso, kaya salamat at napagaan mo ang kalooban ko. Salamat at napasaya mo ko, nakangiting sabi ng binata. Walang anuman po sir, pero sana po ay huwag na kayong malungkot. Masyadong maiksi ang buhay para sa mga bagay na paglilipasan din ng panahon. Ang mga bagay na hindi natin naiintindihan ay may itinuturong aral sa atin. Wika ng babae. Paano sir? Alis na po ako. Huwag ka nang mainis dyan. Smile lang dapat lagi para laging maganda ang araw natin. Nagpaalam ito sa kanya at saka umalis sa kinauupuan. Nang makaalis ang babae, tiningnan ni Miguel ang tuyong bulaklak at muling inamoy. Pagkatunghay ng binata upang tingnan ang babae, ay laking gulat niya, ngunit bigla na lamang itong nawala. Masyado rin namang mabilis para makalayo ito kaagad. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang cellphone niya. Congratulations, Miguel! Ikaw na ang bagong manager ng marketing department. Maaari ka bang pumunta sa opisina ko bukas ng maaga? Pagbabalita ng kanyang boss. Hindi makapaniwala ang lalaki. Supervisor position lamang ang nais niya noon, pero higit pa roon ang natanggap niya. Napakasaya niya dahil sigurado matutuwa ang daddy niya
pag nalaman ito. Umalis kasi siya sa company nila mismo dahil walang tiwala sa kanya ang ama niya sa pamamalakad ng kumpanya dahil ang tingin sa kanya ay bata at naglalaro lang sa buhay. Nangako siya na gagawin ang lahat upang umasenso kahit hindi naasa sa pamilya niya. Kaya namasukan siya sa ibang kumpanya kahit mababa ang alok sa kanya. Tila ba sa oras na iyon ay biglang pumasok ang swerte sa binata nang dahil sa magandang dalaga. Dahil sa tuyong bulaklak ay nakita ng lalaki na ang ganda pala ng mundo at ang ganda ng buhay na mayroon siya. Dahil sa babae ay natutunan niyang maging magpasalamat sa lahat ng biyayang dumating at darating pa sa kanya. Mas madali pala ang buhay kung titingnan natin ito sa ibang pamamaraan. Sayang lang at hindi man lang niya naitanong ang pangalan ng babae. May ngiti na siyang tumayo sa upuan niya at bumalik sa kumpanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo dito. Huwag tayong maghangad ng mga bagay na panandalian lamang. Mas masarap sa pakiramdam kapag pinaghirapan natin ito. Dahil ang swerte ay kusang darating sa atin.